dalawang dahilan kung bakit hindi nila na-experience yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos because they were faithless. Ano po, and the reason why they were faithless, because of the hardness of their hearts, mga kapatid. So, yun po yung dahilan kung bakit, dahil dito sa dalawang ito, yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi nila ma-activate. Ano po, hindi nila magawang mapakilos yung kapangyarihan ng Panginoon dahil dito sa dalawang ito. Pero, after the deliverance, after it happens, ay lumapit ang mga disciple kay Jesus. Sabi niya, ba't di namin mapalayas yung masamang espiritu? Ayun, dinagdagan ng Panginoon ang pangatlong reason. Sabi niya, because your faith was so little. Anyway, sa English version po, ay ganito po yung sinasabi, ano? Because you have so little faith. Ayun po. Dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya, kaya hindi nyo napalaya yung bata. So, hindi na-activate ang kapangyarihan ng Diyos. So, tinuruan sila ng Panginoon ng isang napaka-important lesson dito about faith. Kaya sinabi niya, kung meron lang kayong faith as big as mustard seed, sabi niya, you can say to this mountain, move, diba? From here to there, and it will move, and nothing will be impossible with you, mga kapatid. Kaya ang gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid ko minamahal, is how to have an active faith. Now, tandaan natin, yung kapangyarihan ng Diyos is available. But there is a very important principle in order for the tower to be activated. Ano po? At yan po ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung halimbawa sinasabi natin, bakit ang Diyos ay, kung makapangyarihan ang Diyos ay hindi siya kumikilos, mga kapatid, sa buhay ng tao? Sapagkat hindi natin ina-activate yung kanyang kapangyarihan. And the key to activate the power of God is an activated faith. Sa pamamagitan po ng pananampalatayang aktibo, buhay, pananampalataya, mga kapatid ko minamahal, na active. So, kapag ang ating faith is dormant or inactive, hindi natin makikita ang pagkilos ng Panginoon. Ano po, most of the time, we blame God kasi iniisip natin siya ang may pagkukulang, pero ang totoo, hindi lang natin maamin na yung pagkukulang ay nasa atin. Ano po? So, ngayon po, brothers and sisters, ang kapangyarihan ng Diyos is always available. Minsan nga, hindi mo kinakailangan kausapin ang Diyos eh. All you need to do is to activate your faith and His power will move in your life. Naalala niyo po yung babaeng may 12 years na blood flow, dinudugo siya ng 12 years. Hindi po siya napagaling ng mga doktor. Ano po? At naubos na ang pera niya. At nahirapan siya. Ano po? Pero ang babaeng ito matibay sapagkat di siya namatay sa loob ng 12 taon sa kanyang karamdamang pagdurugo. Pero, one day, narinig niya na ang patungkol kay Jesus na nagpapagaling. At that time, ano po, sa kautusan po ng mga Hudyo, hindi, pag ang babae po, ano po yung babae, pag may monthly period siya, considered siya as impure. Kaya hindi siya po pwedeng humawak sa ibang tao pag nahawakan ka ng mga babaeng may monthly period. Under the law, ay magiging impure ka din. Ano, buong maghapon yun. Kinakailangan bago gumabi, maligo ka para maging malinis ka uli. So, kaya, hindi siya lumapit sa Panginoon openly kasi alam niya na yung kanyang sakit is with an impurity according to the law. Ang ginawa niya ay lumapit siya palihim, secretly. Ano po, at kinuha niya yung kanyang kagalingan. She never talked to Jesus, but she was able to get her healing. Tayo, talk na ng talk. Hindi pa natin makuha yung kagalingan. Ano po ang problema, mga kapatid ko minamahal? Mayroon po dito na isang dahilan kung paano po natin, tandaan natin, if we know how to activate our faith, then the power of God will be activated. Katulad po dito, may ilaw po ito, di ba?
ano po, yung ilaw na ito, this is always available. As long na hindi naman po mga pundido ang bumbilya nito. Ano, available po yan hanggat mayroon pong kuryenteng dumadaloy dyan. Pero alam nyo, yung ilaw may switch po yan. Di po ba? Well, pag alis natin dito, pag i-put it off, didilim dito. Pero alam nyo po, kahit na yung ilaw ay maliwanag, mayroon siyang kakayahan na magbigay liwanag, pero hindi niya kayang i-operate yon sa kanyang sarili. Someone must operate that. Ano po? So, ang pananampalataya ay ganun din. Pag binigyan ka ni Lord ng faith, yung faith na yon ay inanimate yon kung tawagin po sa English. Ano po? Ang ibig sabihin ng inanimate, walang sariling buhay yon. Otherwise, kung ang faith mo sa Diyos ay may sariling buhay, uunahan ka na yan sa sobrang bagal mo na i-activate yan. Diba? Diba, minsan pag mabagal tayo, halimbawa sa loob ng bahay natin, pag halimbawa yung lalaki mabagal kumilos, sabi ni Mrs., ako na nga ang bagal-bagal mo. Diba? Kaya sasabihin mo sa anak mo, ako na nga ang bagal-bagal mo kasi may buhay ka. You can do it by yourself, but faith is not like that. Ano po? Ang pananampalataya, it is under your own disposal. Kumbaga, ano po? Ikaw ang lamang ama kapag activate niyan. Kung hindi mo i-activate niyan, then do not expect that the power of God will move to meet you. Ano, whatever your need is. So ngayon, how to have an active faith? Number one, mga kapatid ko minamahal, is doubt must be absent. Ano po? Yun po dito ang isang dahilan. Alam niyo po yung salitang because you have so little faith, ang sabi ng Panginoon, ano po? Tapos sabi niya, dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya, sabi niya, kung magkakaroon man lamang kayo ng pananampalataya ang sinlaki ng butil ng mustasa, alam niyo po, pag sinearch niyo sa Google, ano po, yung size ng mustard seed, makikita niyo napakaliit. Ano po, mamaya na rin nyo lang po gawin pag may time kayo. Napakaliit. Maliit na nga ito, pero yung faith nila, mas maliit pa dito sa mustard seed. Mga kapatid, maliit na nga yung mustard seed, pero sabi ng Panginoon, dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya. So, ang maliit na pananampalataya is equivalent to no faith at all. Kasi kung ang maliit na pananampalataya ay sapat, hindi na palaya sana nila ang masamang espiritu. Ang sagot ng Panginoon, ba't hindi nila napalayas? Dahil sa kaliitan ng inyong faith. Ano po, ganun din ang sinabi ni Jesus kay Peter nung lumubog siya. Sabi niya, Lord, save me. Nung sinave siya ng Panginoon, siya po ay pinagsabihan. Sabi niya, O you of little faith. So ba't siya lumubog? Kasi maliit ang kanyang pananampalataya. So, anong ibig sabihin ng maliit na pananampalataya? Eh di, ang katumbas niyan is no faith at all. Pero there's another description to that, that is doubt. What make our faith is so small that it cannot activate the power of God is because of doubt. So, if you want to have an activated faith, doubt must be absent. Now, let us define doubt. Mga kapatid ko minamahal, kasi pagka tinanong ko kayo, ano ba sa pagkaintindi nyo po ang salitang doubt, o sabihin nyo pag-aalinlangan, pagdududa. Pero what does it mean to doubt? Okay, tumingin po kayo sa akin. Ano po, I will give you a very important definition of doubt. Okay? The very important definition of doubt is faith in reverse. Okay po? Intindihin nyo po yan. Ano po, alam ko po na matalas ang inyong mga isip sa pag-intindi, but somehow we have to make an extra effort to understand. Ano po, kasi you can hold the word of God in your heart by understanding it. Ano po, nagiging kapaki-pakinabang sa atin kapag naiintindihan po natin. Yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, walang pakinabang tayo doon. Okay po? So, doubt is faith in reverse. Ibig sabihin, pag nagdududa tayo, naniniwala din tayo. Kaya lang, sa kabaliktaran. Paano yon? For example, pag may sakit ka, ano ba ang tamang faith dyan? Ano ba ang tamang paniniwala dyan?
Oh, naniniwala kang ikaw ay gagaling. Alam niyo po, pagpasok ko dito, nakita ko dyan yung mga tao na kapila. Siguro may mga karamdaman yung mga mali lang sa buhay. Nagtsatsaga siyang pumila dyan. Alam niyo, hindi naman ako nagsalita. I just look at them. Pagkatapos magpasok ko sa pinto, parang napaisip ako. Hindi ko alam kung pangungusap ng Panginoon yun o bunga lang yun ang aking sariling isip. Ano po ang naisip ko? Parang may nagsabi sa akin, di ba, mas maganda yung wala kang sakit. And one very important key, mga kapatid, that will keep us from sickness is an activated faith. It will keep us from any kind of sickness if your faith is activated always, mga kapatid. So, doubt is faith in reverse. Naniniwala ka din kaya lang sa kabaliktaran. For example, kung may sakit ka, dapat na maniniwala kang ikaw ay gagaling o pinagaling ka na ng Panginoon. Pero ang doubt sabi, ay, hindi pa ako magaling. Oh. Naniniwala ka, may sakit ka, pero ang paniniwala mo baliktad, yun ang pagdududa. Naniniwala kang hindi ka gagaling. Diba? May problema, sabi, ay, wala nang solusyon ng problemang ito. Ay, wala na akong pag-asa. That is doubt. No po, madalas lumalabas yan sa bibig natin o iniisip natin, tapos sasabihin natin. For example, may problema sa married life. Sabi na, hindi na maaayos itong married life na to. Maghihiwalay na kami mag-asawa. Naniniwala ka na maghihiwalay na kayo. You see, that is doubt. Believing in reverse. Kaya it must be absent. Hindi lang tayo aware na madalas yun ang lumalabas sa bibig natin. Ano, pag nagsasalita na tayo ng mga ganyan, for example, wala na akong pag-asa, hindi na ako gagaling, hindi na ako magtatagumpay, wala na akong pag-asa yung buhay ko, hindi na ako maaayos, yung pamilya namin hindi na maaayos. Without you being aware of it, ang hindi mo alam is you're speaking words of unbelief or doubt, mga kapatid. Kasi sinasabi natin, pagka tinanong tayo, yun ba ang gusto mo mangyari? Siyempre, hindi. Pero dahil sinasabi natin yon, mga kapatid, po pwedeng mangyari yon kahit ayaw natin. Tandaan natin, may kapangyarihan ang ating mga sinasabi. Ano po? Kung faith will activate, mga kapatid, the power of God, then doubt, brothers and sisters, ay po pwedeng mangyari po yon kapag kasinabi natin. Iba kaya yung mga tao may sakit, sabihin, ay hindi, mamamatay na siguro ako, hindi na ako gagaling. Diba? Kaya kahit anong gawin nilang pa-doktor, o kaya pa-pre-over, hindi sila gumagaling. Bakit? Kasi may humahadlang para matanggap nila yung kagalingan. Anong humahadlang? Pag-aalinlangan. Ano? Believing in reverse. Kaya po, yun po ang ibig sabihin po, doubt must be absent if you want to have an activated faith. The second key, mga kapatid, is faith must be confessed. Okay? To have faith is one thing. But to have an active faith is another thing. Maybe you have faith, mga kapatid. But the question is your faith active? Because if your faith is active, then the power of God will also be active in your life. Magiging active yan sa work mo, sa pagtatrabaho mo, you have nothing to worry about. Mga kapatid, sa totoo lang po, pagka we are full of worries, anxieties, yan po ay mga, lagi nating iniisip yung mga problema natin, di ba? Sa totoo lang po, booking na tayo na our faith is not active. Kasi ang mga taong aktibong pananampalataya, hindi sila nagsasalita ng negative, hindi sila nag-iisip ng negative, hindi sila kumikilos ng negative, hindi po sila nagkakaroon ng mga hopeless words. Ano po ang lumalabas sa bibig nila? Ang lumalabas sa bibig nila ay mga words of faith. Mga kapatid, kahit ang sinasabi ng iba ay negative, anong sasabihin nila? Hindi. Kaya niya yan. Mga kapatid, kaya niya yan. Naalala ko yung asawa ko nung nanganganak nung panganay namin sa hospital. Nag-labor siya 3 o'clock ng umaga, nanganak 5 o'clock. Ay, 3 o'clock ng hapon, nanganak 5 o'clock ng umaga, kinabukasan. Anong sabi ng mga doktor at mga nurses? Hindi, cesarean na yan. Cesarean na yan.
Alam niyo po mga kapatid, yung kanyang OBGYN, brothers and sisters, iba din talaga kapag may marinig kang positive words eh. Ang sabi ng OBGYN niya, sabi niya, hindi, kaya niya yan. Hindi inayunan ng kanyang OB yung sinasabi ng ibang mga doktor at mga nurses na cesarean na yan. Inayunan, sinabi niya, hindi, kaya niya yan. Hinawakan niyo ng asawa ko at nakapanganak po siya ng normal. You see, brothers and sisters, ngayon, if you want to have an active faith, faith must be confessed. Tingnan po ninyo dito sa ating binasa, sa gospel natin, ha? So, pong mapansin nyo po itong verse 20. Sabi dito ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, he replied, because you have so little faith. Truly, I tell you, sabi niya, if you have faith as small as mustard seed, okay, that is fine to have faith as small as mustard seed, but it's not enough. Sabi dito, if you have faith as small as mustard seed, you can say, ayun, no? Kaya nga to have faith is one thing, but to have an active faith is another thing. Kahit may faith ka, but if your mouth is always closed, or maybe your mouth is open, but you are speaking negative words, your faith will not work for you. Sabi niya, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, ayun, move. Sabi niya, from here to there, and it will move. Nothing will be impossible with you. Saan dito pumapasok yung walang imposible? Pumapasok ang walang imposible kung ang faith natin is active. And one way of putting our faith, brothers and sisters, into motion or having an active faith is by our mouth. Kaya ang isang sekreto yung bibig natin. Huwag nyo pong bantayan ang bibig ng iba. Bantayan nyo po ang bibig nyo. Sapagkat kung anong lumalabas dyan yun ang pwedeng mangyari. Diba? Pag may sakit ka, sabihin mo, hindi na ako gagaling. So you can expect you will not be healed kahit yung pa-pre-over ka pa. Pero ang sabi ng Panginoon, sabihin nyo. Sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalatayan sa liit ng butil ng mustasa, ay pwede niyong sabihin sa bundok na ito. Alam niyo po bakit bundok ang ginamit ng Panginoon na example? Kasi imposible mong ma-move ang mountain. Pero you're not turning the impossible situation into possible. Mga kapatid, pwede nga na mabaliktad so we can reverse the impossible and make it possible. Through what? Through an active faith. So sabihin mo. Sabihin mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Now, one more thing about faith is, ang pananampalataya ko kasi, laging may basihan yan. Laging may evidence. Mga kapatid, if you can present the right evidence of your faith, mga kapatid, ay it will work for you. Ano po bang evidence ng faith? Iisa lang po lagi ang evidence ng faith. Ang evidence ng faith is the Word of God. Kaya nga po, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi man natin matandaan lahat yan, pero totohanan yung ating pakikinig, one day, kapag nagkaroon ka ng negative situation, ano po, ang sagot lang lagi doon at ang paraan para ma-overcome mo is put your faith into activity. Ano? Activate your faith, I should say. I-activate mong faith mo, tapos na yung whatever situation is that. Hindi naman tayo ang kikilos eh. Kaya tayo nahihirapan kasi gusto nating gawin sa ating sarili. Hindi. Mga kapatid ko minamahal, ang pagkakaiba, tinan niyo po ang pagkakaiba. Kami, galing kami ng Ambel. So, para mabilis ng motor kami. Tinan niyo kung pagkakaiba. Kung maglalakad kami mula sa Ambel papunta dito, ewan ko, siguro wala pa kami dito. Ang hirap nun. Pero dahil mayroong ibang paraan, nakamotor kami, ganoon ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ang gagawa sa sarili mong sitwasyon, talagang mahihirapan ka. But what makes you easy, mga kapatid, yung kagaanan ay kung ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos para sa iyo.
Amen po. So faith must be confessed. Sabihin mo. Ano po? Ganito po yan. Ano po? Bawat problema, sitwasyon, karamdaman, whatever it is na kinakaharap natin, ang kailangan lang po natin yan is an evidence of faith. Ano po? Ano po ang evidence of faith? Ang evidence of faith ay it's either ngayon na may problema ka at nakikinig ka na itong, kung ang message na ito ay kumakatagpo sa sitwasyon mo, then what you are hearing is words of faith. And if you will take this message and speak it and put your faith into action by speaking it out, then the power of God will meet you even right at this very moment. Pero maaaring hindi ito. Maaaring ang mangyari po, one day, may problema ka, ang mangyari, ipapaalaala sa'yo ng Holy Spirit. Kung naalala mo yung word of God na yun, sabihin mo, pag sinabi mo yun, yun ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen po. Tumayo po tayong lahat, brothers and sisters. So,